isang hanggang 40% ang presyo ng ilang imported na canned goods sa merkado gaya ng luncheon meat. Narito report ni Julie Segovia. Nagmahal ang ilang imported items tulad ng baking soda, biskuit at chicheria. Pero ang nakalulula, ang mahigit 40% na itinaas sa presyo ng kilalang imported canned luncheon meat. Mula sa dating presyo na 70 pesos kada lata, sumipa ito sa mahigit 100 piso. At nagkakaubusan pa ron ng supply sa maraming supermarket. Nawawala sa shelves ng supermarkets ang isa pang tanyag na yung parang basic na imported luncheon meat. Ang nakikitang dahilan ng ilang may-ari ng tindahan, ang pinahigpit na polisiya ngayon sa Bureau of Customs. The government is probably cleaning up, no? Their act, and importers are probably declaring more realistic prices, no? For the goods that they're importing. Pero wag daw mangamba dahil marami namang ibang local brand na mapagpipilian. Kasing kalidad na, mas mura pa. May pakonsuelo naman sa mga mamimili. Dinagdagan ng isang grupo ng mga panadero ang bigat ng ibinebenta nilang pandesal. Mula sa dating 40 grams, 45 grams na ang pandesal na 2.50 ang presyo kada piraso. The ping pong pandesal now is a baseball pandesal already. Kaya malaki na. Kakayanin pa raw nilang magbawas presyo ng tinapay. Kung bababa lang sa 800 pesos ang sako ng harina, na ngayon nasa 840 pesos pa. Sa datos ng Department of Trade and Industry, halos 29% ang iminura ng trigo sa world market noong unang bahagi ng 2015. Ang masaklap, hindi pa rin daw ramdam sa lokal na merkado ang price rollback na ito. Kaya inaalam ng DTI sa mga flour miller ang dahilan kung bakit mahal pa rin ang presyo ng lokal na harina. Julio Segovia, GMA News.